bilang simula, let's observe these two pictures. Ano ang nakikita ninyo na pagkakapareho o similarities nila? Sa unang imahe, makikita natin na mayroong parent o mother and offspring o yung baby. Tama? Sa second image, we can see lot of flowers, right? At isa sa kanila ay posibleng magiging parent flower at ang iba sa kanila ay maaaring offspring o kanyang mga anak. What makes this possible? Ano kaya sa tingin ninyo yung process na responsible for reproduction of parent at yung pagkakaroon ng offspring? Para sa kaalaman ng lahat, reproduction is the process in which organisms give rise to new organisms for offspring. It is one of the defining characteristics of a living thing. It allows organisms to produce new individuals to perpetuate their species o para palaganapin ang kanilang species or yung lahi nila. Halimbawa po natin ay yung unang picture kanina na kung saan a baby was born and sa second picture, more flowers were produced. Pagkatapos natin natukoy at nabanggit ang kanilang pagkakapareho, atin isunod naman ang kanilang differences or pagkakaiba nila. What is their main difference of these two pictures? Makikita natin sa unang picture, merong difference o variation sa pagitan ng baby at sa mother. Sa kabilang banda naman, ang mga flowers naman ay walang variation o no variation kasi silang lahat ay pink flowers. Ngayon, we are going to address the differences between sexual and asexual reproduction. Let's start differentiating these two in terms of the number of parents o yung bilang ng parents involved in reproduction. Sa sexual reproduction, two parents are needed o dalawang parents ang kailangan upang makareproduce sila ng offspring. Halimbawa sa tao, kailangan natin ang tatay o male parent at nanay o yung female parent. Habang sa asexual reproduction, katulad kanina sa pink flowers, one parent is enough o isang parent cell lang ay makakareproduce na siya ng offspring o new organism. Ang tanong, why do we need two parents in sexual reproduction and only one parent in asexual reproduction? Ang sagot ay directly related para sa susunod nating factor, which is gametes. Ano nga ba ang gametes? Gametes are also called as sex cells, which can be either sperm cell o galing sa lalaki at egg cell kung ito ay galing sa babae. These two work together or they can unite with one another to form a new organism or individual or offspring. And the process in uniting sperm and egg cell is what we called as fertilization. Yan ang dahilan, ang presence of gametes is another distinguishing factor between sexual reproduction and asexual reproduction. In sexual reproduction, gametes are formed which come from the parent cell
while asexual reproduction, gametes are not formed. Now, if gametes are not formed in asexual reproduction, then how do they reproduce o paano sila dumadami? Tutunghayan natin yan sa susunod nating video, but today, magfo-focus muna tayo sa difference nitong dalawang reproduction. Sexual and asexual reproduction can also be distinguished on their genetic material o depende sa nature ng kanilang genetic material. Alam natin na sa sexual reproduction, two parents are involved with their egg cell and sperm cell. Kaya naman, ang genetic material nila ay intermixed from both parents. Compared naman sa asexual reproduction, same genes from single parent. Another difference is the involvement of reproductive organs. From the word itself, reproductive organ is the organ used during reproduction. In sexual reproduction, reproductive organs are used. Natatandaan nyo pa ba yung iba't ibang parts ng human reproductive system? So this picture shows the human reproductive system. Kung ikaw ay lalaki or boy, you have the male organ. And if you are a girl, you have a female organ. Magsimula tayo sa male reproductive system. Kung mapapansin nyo, there are many parts of the male reproductive system that interplays para manourish ang sperm. While the female organ, there are also many parts working together to produce healthy egg cells. Both the male and female reproductive system plays an important role in order that lives occur. Take note, sa sexual reproduction, male organ at female organ are used. While in asexual reproduction, no reproductive organs are used. By now, napapansin na natin kung gaano ka-complex o ka-komplikado si sexual reproduction compared to asexual reproduction. With that, it greatly affects the rate of reproduction. Sa mga sexually producing animals, tulad natin bilang tao at ang mga multicellular organism ay mas mabagal ang rate ng reproduction. Sa totoo lang, sa tao ay kailangan maghintay ng 9 buwan para ma-develop ang baby bago ito isilang sa mundo. While in asexual reproduction, katulad ng mga bacteria and some other microorganisms, ay mabilis or rapid ang reproduction. So easy and very fast ang reproduction. Ano nga ba ang mga ilan na halimbawa ng organisms that undergoes sexual reproduction? It occurs almost in all types of multicellular or maraming cells na organisms katulad ng tao, mga hayop, at higher plants. Sa kabilang banda naman, it usually occurs in prokaryotic microorganisms na sobrang liliit sa ating paningin, and some other eukaryotic organisms lower in vertebrates and lower plants. Halimbawa nito ay ang mga bacteria, viruses, and fungi. Bago tayo magtapos sa ating talakayan, let's have a short recap. Sa video na ito, pinag-usapan natin tungkol sa difference o pagkakaiba ng sexual and asexual reproduction base sa mga sumusunod. Number 1, number of
parents. Number 2, presence of gametes. Number 3, genetic material. Number 4, involvement of reproductive organs. Number 5, rate of reproduction. Number 6, sample species. At dyan, nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. At sana sa pamamagitan ng videong ito ay makakatulong sa iyong pag-aaral. So please don't forget to subscribe and share sa iyong mga kaibigan at kakilala. And leave your comment o kung ano pa mga gusto niyong matutunan para magawa natin ng kasagutan. Bye!